Magandang araw! Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Samahan ninyo kaming bisitahin ang iba't ibang MSMEs dito sa NCR na patuloy na tinutulungan ng DOST sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o Setup. Kaya naman tumutok lang dito sa DOSTv, Science for the People. Makakasama po natin ngayon ang isa sa mga beneficiary ng setup program ng DOST, ang may-ari po ng TJ's Clear Art, walang iba, si Mr. Ignacio Juanson II. Magandang araw, sir. Magandang araw sa inyo. Kwento niyo kami, sir, ano po ba itong inyong negosyo na TJ's Clear Art? Well, ang TJ's Clear Art, nag-start yan noong 1989, no? Uh-huh. At sinubukan ko na pumasok sa ganitong negosyo, which is glass trophies and novelty items. Mm-hmm. Yun yung aming simula, no? Ano ba to, negosyo na ng pamilya ninyo ever since okay na mismo nagsimula? Ako ang nagsimula. It was the start of from wood plaques and metal trophies naging glass kung tayo na yun. Mm-hmm. So I'm the pioneer of this business, no? Pero isa ako sa nauna, mm-hmm, dito sa ganito na negosyo. So paano naman naisip ninyo na mag-avail ng program ng DOST na setup? Nabalitaan ko to sa isa sa mga directors ng, mm-hmm, region, no? Na mayroong ganitong programa ang gobyerno. So nag-try lang ako, no? Hindi ko inaasahan na ma-approvean yung aming konsepto. Anong year yun, sir? That was 3 years ago. Okay. No? Yun na yung time ni Dr. Fortuna, Director, mm-hmm, Fortuna. So ano po yung mga produkto o yung mga na-avail ninyo from that program? Nakakuha kami ng direct printer. Ito ay isang printer na nakakapag-imprinta, mm-hmm, sa mga bagay na hindi na tayo dadaan pa sa silkscreen. Dati, silkscreen ang tawag doon, eh. Ngayon, machine na ang magiging imprenta. Mm-hmm. Mm-hmm. So, mas naging mabilis ba yung inyong production? Aba, oo. Mm-hmm. Hindi lang mabilis, kung hindi, mas maraming produkto, mm-hmm, ang kaya naming magawa. So, ano-ano yung mga serbisyo at produkto na makukuha natin ngayon o yung inyong ino-offer ng inyong negosyo? Ito ay more of katulad ng mga giveaways, no? Okay. Mula golf balls, planners, power banks, and many more. Power banks?
Oo, naiimprenta natin. Ang yung ating ginagawa eh mag-imprenta. Okay. Oo. Hindi na kailangan ito dumaan pa sa mga lumang paraan na tulad ng silk screen. Oo. No? Direktang ipapasok natin sa makina at ito ay mag-imprenta. So halimbawa katulad nito mga plaque na naandito. Ayan, medyo ano to, parang naka-emboss eh, 'di ba? So kasama na ba 'yon sa services na na-avail ninyo sa DOST? Oo, pero yung tulad ng sinabi ko noon, ito proseso nito ay glass etching. No, ngayon para mas mapabilis 'to at mas mapaganda ang aming produkto, direktang nai-imprinta na sa tulad dito sa glass, acrylic, wood, metals. Yan yung mga kaya diyang imprintahan. Sa kabuuan, sir, magkano yung nai-grant sa inyo from DOST setup? Yung first grant is 2 million. Okay. Oh, eh nag-apply uli kami. Nabigyan uli kami ng ano, natutuwa at na-aproban uli ang aming pangalawang request. Okay. Ayan. So nung na-avail ninyo itong setup, gaano kalaki o ilang porsyento yung itinaas na inyong profit? Last year, tumaas kami ng mga 20%. Eh, no? Malaking ano yun, factor. No? Ngayon, naka-acquire kami mas mabilis na makina. So, inaasahan namin na mas tataas pa. No? Mm-hmm. Sa ngayon, sino-sino po yung mga clients ninyo? Mga multinational companies and also mga government institutions. Okay. To name a few. No? Some are being exported also. Wow. Any future plans po ngayon? Sabi nyo nga, nag-avail kayo ng another round, eh, di ba? Meron pa ba kayong panibagong plano? O siguro, ibang ano naman, serbisyo ang inyong kukunin at gagawing negosyo pa? Meron. Okay. Oo. Actually, we're planning yung mas high-tech na mga machines, no? To be competitive in the market. Kailangan lagi tayong ahead. Oh. Any final message na lang, sir? Maraming salamat sa DOST para sa programang setup. At marami kayong natutulungan, katulad ko na maliit na negosyante na may pag-asang lumaki. Ayan po. Maraming salamat po and good luck po sa mga negosyo pa na itatayo ninyo and congratulations po. Okay, thank you. Maraming salamat po, nakasama po natin si Mr. Ignacio mula po sa TJ's Clear Art. Din sa mga nagmamanage dito sa kanilang negosyo at anak mismo na may-ari na si Mr. Ignacio. Hi, Miss Katrina. Ayan, ito, iba't ibang produkto yung nakikita natin dito. Pwede mo sigurong pakita sa amin kung paano ba at ano yung inyong mga sinashowcase. Okay. Well, ever since sa DOST assistance, yung nakuha namin doon was the printer. Mm-hmm. Yung first printer namin, ang unang product niya, or yung una namin nagawa, planners and notebooks. Mm-hmm. Yes, oo. Mm-hmm. So since ito yung una, ito rin yung pinaka-sellable namin ngayon. Mm-hmm. So yung una, maliit lang yung printer namin and embossed print na yung nagagawa and flat print, ganon. Pero ngayon, na naka-avail kami nung printer, ng another printer. Okay. From the second assistance. Nakakagawa na rin kami ng embossed print like this one. Oo. Ayan. Embossed print, sorry, glossy print. Ito din, di ba? Glossy print. Okay, and then, isa rin sa, ano, sa mga products ninyo. Oo, like, kasi di ba, plaques and trophies talaga kami. Mm-hmm. So, dahil dun sa printer, nakaka-print kami na sa mga plaques and trophies. So sa engraving na kasi before manually made, ngayon since may printer, nakaka-print
nagpiprinta kami ng mga images na ganyan. And mas mabilis din siya. Unlike dun sa before na manual lang yung paggawa namin ng mga trophies and laps. Okay. Nakatulong medyo sa ano, sa medals, ganyan. Kasi matagal kami ng medal eh. So kapag, ngayon, nakaka-accommodate kami ng rush projects. Tapos, na maraming medals agad. So, before hindi namin magagawa eh, kasi manually made. So, mas matagal yung lead time ngayon. Mas mabilis na. Ngayon namin kaming another printer, mas marami pa. So, ito direkta na dito sa sa template na to. Sabihin sa ano tawag ah, acrylic ito? Yan. Yan, oh. Kasi iba, 'di ba, parang dinidikit lang, magpe-print tas dinidikit. Ito diretso na nakakabit na siya dito, yan. Okay. So, parang nababawasan ng proseso. Yes. Mm-hmm. So, aside from this, meron din kayo mga mags, keychains, and nameplates. Oo. And ano acrylic tray. Ito cute to. Ganyan. Siyempre, di ba ang magang kompetisyon dito sa ganitong klase ng negosyo, sobrang tight din. Di ba, paano nyo namamanage na, of course, ang mga clients ninyo tuloy-tuloy na from 1989, nagsimula kayo, nag-stick sa inyo? Ah, kasi ano, nag-expand kami ng products namin. Mm-hmm. Like, ay, and actually, may mga signages na rin kami. Okay. Dati hindi naman kami nakagawa masyadong ng ganyan, talagang trophies and laps lang. So ito, ayan, meron ba tayong ibang products na nandito? Mm-hmm. Ano ito? Mga magazines ito? Hindi. Ino, ay, ano lang siya? Ito? So signages lang din siya. Okay. Hmm. Paperweight, ganyan. Coasters. Mm-hmm. Ito, mga keychains. Pen yan, pen. Ang pen ito? Oo. Okay. So, ayo ano, nga, ang galing pen pala to, sabi ko. Key. Pen. Okay, and then ID. Mm-hmm. Okay, so aside from that. So, marami talaga ano, additional items for giveaways kami nagawa. So, ayan, meron tayo mga nakita kanina ng mga souvenir items and ID tags. Ito talaga, sabi nyo nga dito kayo nag-start eh. Mama, ito yung mga planners. Ayan, explain nyo sa amin. Ito, ayan. Notebook. Notebook. May calculator. Diretso yan. Okay. Actually, kung yung notebooks to, tapos dito yung mga planners. Mm-hmm. So, this Christmas, very saleable to mga to. So, magkano yan? Diretso na yan eh, di ba? Mm-hmm. Mula sa inyo, kasama na yung planner, kasama na rin yung pagtatata o yung pagpiprint. Yes, iba't iba yung prices niya. Nag-range yung price from 150 to 280 per piece. Okay. And then ito mga notebooks. Ganun din? Yes, ganun din. Pero mas mababa ang notebooks. So, 150 lang yan. Mm-hmm. Ayun, nakakatawa. Meron pa kayong mga, paper bags. So, meron pa ba kayong future plan na hindi nyo pa nagagawa ngayon na produkto? Gusto namin mag-expand din to, ano, yung mas more on signages. Mm-hmm. Kasi ngayon, maliliit lang na signages na nagagawa namin. So, in the future, we want to purchase a machine which can print on bigger items. So, more on signages talaga. Okay. Kasi yun yung parang hindi namin siya nagagawa. Thank you, Ms. Katrina. And do you have any more messages and any future plans na gusto nyo share sa amin? So, thank you talaga sa DOST dahil sa fund na pinahiram nyo. Naka-expand kami ng products. Tapos, ayun nga, mas tumaas yung profit namin dahil nga nag-expand kami ng products. So, well, sana in the future, sana makahiram ulit kami para makapurchase kami ng new machine na para mas marami pa kami ma-produce and malalaking items na mas ma-produce pa namin. Thank you so much. Nakasama po natin, of course, si Ms. Katrina Wanson mula pa rin sa T-Trace and Clear Art. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Nico Spanyaranda para magbigay ng latest weather update ngayong umaga.
Malakas po ang ihip ng hanging amihan dito po sa area ng Luzon. Makikita natin itong makaliskis na itong hugis ng mga ulap. Yan po ay ang masa ng malamig na hangin na galing po dito sa may pagitan ng Japan at China. Ito po ay bumababa dito sa area ng Luzon. At makikita natin na meron pong parang boundary na marked po nung itong mga kaulapan. Yan po yung tinatawag natin na tail end ng cold front. So ibig sabihin po, magkaiba pong masa ng hangin yung dito at sa kabila po ng front. So dito po sa baba, ito yung mas mainit o maalinsahan na hangin. At dito naman ay yung mas tuyo at mas may kalamigang hangin. At doon po sa boundary, makikita natin doon po nabubuo yung mga kaulapan. Kaya naman, itong tail end ng cold front ay nakaka-apekto po pagdating po dito sa may area ng Kabikulan at Visayas. Ngayon, tingnan natin magiging lagay ng panahon dito sa iba-ibang bahagi ng bansa. Dito sa Luzon, dahil nga doon sa nakita natin na malakas na ihip ng amihan at ang tail end ng cold front nakaka-apekto dito po sa area ng Kabikulan at Quezon, kaya naman may maulang panahon. Dito naman sa area ng extreme northern Luzon at central Luzon, particularly yung eastern areas, meron po kasing kabundukan na humaharang po dyan sa mga ulap-ulan. Kaya naman, mas maulan po at mas may kalamigan po ang panahon, especially dito po sa mga coastal areas ng northern at central at southern Luzon all the way to Quezon. Mas maganda naman, mas maliit ang chance naman pag-ulan dito po sa mga western section ng bansa kasama ng Metro Manila. 24 to 31 degrees po, Metro Manila, 16 to 24, Baguio City, 24 to 30 sa Lawag. Mas malamig pong panahon, 22 to 26 degrees yan po sa Cagayan, Tugagaraw, at 26 to 32 naman sa Legazpi City. Sa Kabisayaan, meron tayong mga kaulapan na nabubuo dahil nga doon sa interaction ng amihan at ng easterly flow na mainit. Kaya naman may mga mataas na chance na makalat ng pag-ulan sa Visayas. 25 to 32 degrees Metro Cebu, 26 to 32 degrees sa Iloilo, at 25 to 31 Tacloban City. Sa Mindanao, mas maganda ang panahon dahil hindi po wala pong mga weather system na nakaka-apekto at meron lang tayong mga chance nitong mga pulupulong pag-ulan na typical po this time of the year sa Mindanao. 26 to 35 po sa Davao City, 24 to 31 Cagayan de Oro at 24 to 35 sa Zamboanga City. At dahil nga dun sa nabanggit natin na malakas na ihip ng amihan, ay nakaka-apekto po ito sa lagay o kondisyon ng dagat. Kaya meron po tayong babala dito po sa areas ng malaking bahagi ng Luzon. And dito po sa Batanes, Calayan, dito po sa Ilocos Provinces, ito pong area po ng Cagayan, Isabela, all the way po dito sa baybayin ng Aurora at Quezon, at dito po sa Camarines Provinces, particularly yung hilagang seaboard po ng Camarines Sur, meron pong gale warning. So ibig sabihin, meron pong mapanganib na kondisyon ng dagat, mapanganib po dun sa mga maliliit or mga maliliit na maritime vessels. And inaasahan naman natin later today, itong area po ng Ilocos Region, yung Pangasinan, ay pwede na tayo magbaba ng warnings. Pero mananatili pa rin po itong gale warning sa mga areas po ng Northern Luzon at dito po sa East Coast ng Luzon. Ngayon sa ating 3-day outlook, bukas po, meron pa rin chance nitong light rains, bunsod na rin sa amihan. Hindi po kalamigan ng ating panahon dahil nga mas nakaapekto ito o mas mararanasan ang lamig ng hangin dyan po sa mga East Coast ng Luzon, so sa Quezon at Aurora. Metro Manila, 23 to 31 degrees. And then medyo init po tayo bandang weekend dahil nga inaasahan natin ay matatapos na itong surge ng amihan. So ibig sabihin ay hihina po ng bahagya, kaya naman 23 to 32 pagdating po ng Friday and then 24 sa Sabado. Ngayon dito sa Baguio City, of course, mananatili itong mild temperatures pero medyo init po pagdating po ng weekend. So 15 to 24 hanggang Friday. Saturday po, 16 to 24. Ngayon sa Metro Cebu, inaasahan natin na ito kasing boundary ng yung tail end ng cold front ay baka po umusog pa po dito sa bandang Visayas. And of course, may interaction po yan dyan sa easterly flow. Kaya naman, meron tayong inaasahan na posibleng mataas na chance na pag-ulan pagdating po ng weekend. 25 to 32 po bukas, 24 to 30 pagdating po ng Sabado.
Ngayon dito sa Metro Davao, mananatili po ang mainit na panahon. Meron lang tsansa ng mga thunderstorms pagdating po ng hapon, gabi, 25 to 34 po pagdating ng hanggang Friday, and then 25 to 33 pagdating ng Saturday. Ang ating sunrise po kanina ay 6:08 a.m. at mamaya po maaga pong lulubog ang araw, 5:26 ng hapon. Yan po ang latest weather update ngayong umaga mula sa DOST Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Maraming salamat, si Nico Peñaranda. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. SITEV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sitev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST-TV, the program that delivers science for the people.